negosyo yung ano, yung Phoenix na team. Ibebenta, no? Ibe-buy out lahat ng player. Grabe naman yun. Ganda nga rin ganoon ng Phoenix. Kumuha sila ng team. Ng team. Pero that's a case-to-case basis. Kasi nga, if ever, pumasok yung dalawang pain. Pero kung hindi, baka medyo lugi pa sila. Siyempre, lugi pa sila doon. Yung iba naman, dinrap na like VG Gaming, dinrap yung VGJ Thunder at Storm. Kasi, most likely, yung tatlong team pumasok ng TI yun eh. Papasok ng TI yun eh. LGD, ganun din. High probability na pumasok ng TI yung mga teams nila. Diba? Lalo na, TNC at Tigers, muntik. Kamuntikan. So, yun nga. Ayan. Kala ko sa laro, tapos na. Tapos na kasi. Maaga na tapos yung Alliance LGD. Maaga na tapos yung... Ano ba yun? LGD Alliance. Yung nga, LGD Alliance at Secret Beachy. Beachy Gaming. Maaga na tapos. Puro 2-0. Puro early game. Tapos yung ano pa, yung TNC tsaka... 22 minutes lang. Panalo na TNC. Oo. 22 minutes lang. Pero silence yan. Last pick ng Tigers. Para hindi makapagbitaw ng magandang grave dito si Dazzle dito sa Terra Blade. So, ang last ng teamfight dito ng Tigers. Ha? Global silence. Rev Volt, tapos may ano pa, Black Hole pa. Kailangan ng combo breaker dito ng Phoenix. Yun lang, shoutout na lang, Boss Tunan. Makabawi man lang. Sabi ni Tolonges. Ayan. Shoutout sa'yo. So, yung mananalo ba dito? Hindi po. Yung kalaban ng TNC Alliance. Pero, the next day pa. Bukas, may dalawang upper bracket pa tayo at dalawang lower bracket. Best of one na naman yun. Best of one na naman yung dalawang lower bracket na yun. So, yung laban ng TNC versus Alliance, the next day pa yata. Baka. No? So, bukas, meron tayo sa upper bracket. Pakitingin nga niyang... Ano yan? Yung Liquipedia na yan. Click mo lang yan. Bukas, meron tayong Virtus Pro Fanatic, EGNIP, Aster, J-Storm, at saka Forward Gaming, Gambit. At saka Gambit. Ayan. Yan yung, yung apat na series natin bukas. Dalawang best of three, dalawang best of one. And then, yun nga, yung Alliance TNC, the next day pa. Yep. Ayan, yung Alliance TNC. And then, eto, yung mananalo dito, kakalabanin ng Beachy Gaming. Best of three na yung round. Best of three na. Yung next round ng TNC. Ayan. Pero Phoenix, ano ko yung pwede nila pick dito? Baka mag-askar. Ay, di. Banda pala. Sorry. Mung ano kasi, mung mag-meet kung ka naman. So, kailangan nila ng magandang post-por. Post-por. Hindi. Bandin yung Rubik. Yung iniisip kong post-por nila eh. Veno! Uy, Veno! So, wait. Wait. CCNC nakita natin kay Beno. CCNC Beno. Ah, okay. So post 4 na Brewmaster. Tapos post 5. Ah, wait lang. Si 4DR kasi nag-change siya into offlane, di ba? Dati siyang mid laner. Baka ang gawin dito ng Phoenix si CCNC ang mag-offlane, si 4DR magpunta sa mid. Ah. Kasi siguro kung ka na hero, mas gamay ni 4DR kaysa kay CCNC. So, baka mag-switch sila dito ng role. Mag-switch role muna. Eh, offline naman kasi ngayon. Hindi naman siya solo ngayon. May kasama na siya. So, kahit yung mid laner, pwede na rin mag-offline. Boss, pwede po ba magtanong anong issue kay Kuko? Basahin mo lang. Basahin mo na lang yung mga... Ang dami ng articles online... malalaman mo yung buong kwento. I-google mo na lang. Kasi kung ikukwento naman yung buong kwento, masyadong mahaba. For shortcut na lang, naging racist siya. Ah. Ayun. Naging racist siya. Pasyarot po kay Froylan Serrano, sabi ni Zebru XD. Yan, shoutout sa'yo. Wonder Kid na Magnus. So, Detroit Warlord. Kasi pag ang... Ano ito Unix? No? Ano naman kaya ito? Sponsor Unix? Hindi, parang ano ata yan? Ano yan Unix? Ano ba yan? Damit ata yan. Google mo ka saglit, Karim. Ano ata yan? Basta kung di damit yan, siguro hardware. Basta hardware ata yung Unix eh. Unix. Basta yun na yun mga kaibigan. At... hindi ganyan ni Raul. Uniqlo? Hindi Uniqlo. Ano ka ba? Uniqlo. Script.
Yan. So, pakilalagad natin heroes natin sa magkabilang team. Partner, simulan muna sa PainX. Sa PainX, we have CCNC sa kanyang Venomancer, Ritsu, Terrorblade, 4DR sa kanyang Kunkka, Flea, Brewmaster, and Silipousa sa kanyang Dazzle. At para naman dito sa side ng Tigers, you got the 1437 Silencer, In Your Dream Magnus, Moon Meander Enigma, Sepper sa kanyang Tiny, at Ajit sa kanyang Troll Warlord. Ay, wala. Hindi hardware. And isang magpo-proceed sa next round, kakalabanin yung Beachy, at isang uuwi. Ayun. Iba pala iniisip ko na ano na hardware. Uratex pala. Uratex pala, yun lang. Shoutout sa Korea. Ayun, si J88. Ayan, si J88. Hindi ko na mabasa yung pangalan mo. Iba yung font, ibang font color. Eh. Abang tulog, baby. Kwanyura. Yura, ayun. Kwanyura. Ang napapansin ko sa lineup ng Tigers, kasi di ba si Adit tsaka si In Your Dreams, papalit-palit sila ng role. Pero kung sino yung playmaker, yun yung kukunin ni In Your Dreams. Tapos kung sino yung mas matakas sa farm, yun yung kukunin ni Adit. Oh, bounty runes. Dalawa. So, yes. Oh, wait. Oh, tatlo! Tatlo wait. Sa Tigers! Pero Moon Meander lilipat dito sa may taas. Ine-expect niya siguro mag-a-adjust din yung Terrorblade, lilane din sa top. Pero ang problema, nabasa ni ano ni Pain Gaming dito yung galaw ng Tigers. Nag-adjust din sila agad ng lane. Kanina nandoon sila sa top yung Brewmaster at Terrorblade, pero nag-adjust sila. Eh nag-adjust ulit sila kaya nasa baba na ulit to si Terrorblade. So CCNC yung mid lane nila dito against okay. In Your Dream. Uy, pero no, nice. Courier. Nice snipe. Medyo ano yun ah. Uncharacteristic na ano na play. Characteristic. Oh. Na play. Kasi karamihan na Twitch machine got unplugged daw. Ano daw? Ah? Twitch machine got unplugged. Ano yun? Ewan ko bakit ganun yung nangyari. Sabi ni El Mambo. Hindi ko lang, baka nagkaroon na naman ng error sa Twitch. Check ko lang ha. Pero yun nga, tuloy-tuloy na muna natin ito mga kaibigan. Pasharap po watching from Taiwan. Relax muna. Pasok na bukas. Sabi ni Makmak Alfonso. Refresh lang siguro, boss. Okay naman, no? Oh? Okay naman dito sa akin. Refresh. Pero, nag-TP si Moon Meander. Pero, I think mag-TP rin to si Terrorblade papunta sa may top. Kailangan niya iwasan yung ano eh. Yung Enigma, parang di siya madenay ng farm. Paalala lang, best of one lang po to. Wala nang bawi pag natalo, ha? Pag natalo, wala na. Uwi na agad. Gala major, nood major, or lasing major. Airport major. Oh, walwal major. Walwal major. Sasama na lang sa after party. So, 2 minutes in. Ayan. Uy, naku, ito. Yung Magnus. Ano yung ginawa ng Magnus? Kumuha ng haste rune. Tamang inis lang. Pero si SCCNC dito medyo nahirapan sa BS kasi may empower itong Magnus eh. So nadedenyan siya ng creeps. Panalo po TNC. Paalala lang, panalo po TNC. Yun lang, si Ritsu. Uy, Ritsu, mamamatay ka ba? One more hit, pero may heal bomb. Galing dito kay Liposa. Sayang. May heal bomb. Pero in terms of last hit, mas marami last hit dito ng Ritsu kasi kay Adit. So, at least, kasi may ano ba nilagyan na ito? Hindi niya kinuha yung drunken his muna. Pero nabubuli kasi siya ng Brewmaster kaya siguro nahirapan siya sa MES. 3 minutes. Soldier nga dito sa Enigma. So, at least may sustain na siya ng mana. Pang Eidolons. Ngayon dito na yung Tiny. And mang-inis lang muna. Abang doon naman sa may top lane. Yung Troll Warlord. Medyo nahirapan. Hindi nakakapag-farm ng maayos yung Troll. Ah. Kasi mas madaming last hit ng pwede dito sa Troll. 9 pa na yung last hit niya eh. Hindi rin siya nakakalapit eh. Hinarap ba naman siya sa Terrorblade at saka siya Dazzle? Dazzle, napakatino shadow poison.
kay yun, mga chong, ayan, ng Pampanga. Hello, hello sa inyo dyan, pero troll! Oh, first blood. Hindi to mamay world yung access niya para mag-miss yung right click nito na Ritsu. Oh, Unix. Patay. Ay, naku, oy, isang ataw ka na lang! Na-joke ni 1437. Sayang naman. At yung torrent, mag-miss din troll warlord going into this bottom lane. Ako po, tinamaan ng bash yung Kunkka. Avalanche will hit. And 4DR will fall. And Moon Meander, magti-TP naman dito sa may top. Ang problema, cooldown, pa, cooldown na rin yung TP dito yung Terrible Chan ni Dazzle. Pwede ulit sila mag-rotate. Kayo guys, kung for the purpose namang bait lang kayo guys, wag. Kasi trabaho yung pinag-uusapan dito eh. Hindi nakakatuwa yung mga ganong klaseng bagay eh. No? So, steady lang kayo dyan. Yun lang. Uy, naku, ang katino, ang sakit nun ah. Nag-clib. Kumalahati agad yung buhay ni Moon Meander doon. Pero naku po, na-X-mark dito si 1437. Hindi malakas yung pananalig. Yun lang. Pero yun, sa may baba, buhay, na, eh, buhay pa safely. Sa yung dev nila. So, ang ganda ng rotations doon ni... 4DR sa meta. Dito naman sila nagkatagpo naman sila dito ng ano ng troll chat ng Terrorblade. Gusto na lang visit nila lahat na sila eh, no? Magkita-kita lang tayo kung saan. Tama lang kasi yung ginagawa ng Terrorblade, talagang dapat niyang iwasan na lanean yung Enigma. Para hindi siya ma-deny ng farm. Flea, dropping low. Naku, tinamaan pa ng Avalanche at binato pa ng Troso. Kahit di na kailangan. Nandito naman yung Enigma. TP na naman. Adjust nang adjust sila dito sa laning phase. Cooldown ba yung TP na itong Terrorblade? Ay, cooldown pa nga ata. So, yan? Yung palang bang malakasan kasi na gusto mo, trash talk eh. Di naman kami ganun. Masyado kami mabait. Ayusin din natin. It's as much as we want, no, hindi pwede. Kasi may mga community guidelines din kaming sinusunod. Ayan. Aruy. Uy, naku, Ritsu. Troso. Bang! Uy, na-grave! Ang gandang grave dito ni Liposa. Pero kahit hindi naman nata niya glinib si Ritsu, buhay pa rin eh. Hindi enough yung damage ng 3 grab doon para mapatay si Ernie. Pero... Oh, mas okay na yung sure. Kasi pero pinapabate. Oh, demanding to si Narnia. Bate, bilis. Binabayaran mo ba kami, oy? Si Raulo to, ah. Bate, bilis. Huwag mo batiin. Huwag mo batiin. Ayan. Ang pogi. Sino yan? Kione? Kione or Kion Lopez. Ayan. Poging PT daw ng NRMF. Ayan. Shoutout sa iyo dyan. Ayan, nabati ko na po. Huwag na po kayong magalit. Pero wait lang. Pero toss. Oops. RP. RP. Binigay. Mamamatay si Ritsu. And si Ritsu, wala rin ata siyang Sander. Wasak. Wala pa, wala, wala pa. Level 5 pa lang level siya eh. Level 5 pa lang. Nag-ano siya, nag... nag dito, fight na... Fighting build. Hindi siya nag... Hindi siya nag-farming build na level 2 agad yung Conjure Image. O kaya level 3. Pinanioritize niya yung metamorphosis niya. Yanni boy, shout out sa iyo dyan. Ayan. Pero yung nga mga kaibigan, libre na nga itong ginagawa namin, pinapagalitan niyo pa kami. Stockholm, Sweden. Di ba tapos yung Dream League dyan? Torrent, tumama kay 1437. Ayan na yung curse. Pero mabubuhay. 1437, mabubuhay. Di na nila tinuloy yung Troll Warlord. Pero at least, sa may likod nila. Oh. At least, napipressure ni CCNC dito yung mid lane. So, baka mag-commit pa sila, mag-commit pa yung Tigers din ng dalawang heroes para hindi lang makapush doon si CCNC. And taas ni level ni CCNC, level 8 na siya, malapit na siya sa kanyang GPM. Uy, pa. Pero wait. Oh, patay na yan? Patay na yan, boy. Unix. Iniwan! Grabe! Bastusan! Iniwan! Bastusan! Alam mo, 3 points tapos tatalikod. Iniwan. Alam niyang patay na eh. Oh. Ayan, nasobra nunod. Wala pang kain. Kanin, general. Wala tayo kakainin. Rem, magsaing ka. Wala tayong pagkain. Lang. Yanni boy, shoutout sa iyo dyan. Si ako, si Ian. Shoutout sa iyo. Sabi mo, post-por.
Hindi, walang T. Ano yun? Ano yun ang tanong? Kaya tanong ni Iya kay Rem, kung ano the position ni FY? Post-4. Post-4, oo. May letter T. Post-poste. Post-poste, post-4. Position 4. Position, may T-I-O-N. Ilaban mo pa. Sige. Galit si Rem. Galit. Ayan. Ayaw mamansin ni Dan. Yun lang. Hindi ka daw namamansin, Dan. Sus! Sige, grabe. Hindi yan. Snubber yan si Dan eh. Joke lang, pero TP. Dito sa may mid. Grabe naman to si CCNC. Gusto talagang kunin tong Torre na to. Pero nade-dip din ng Tigers dito sa... Pero nagko-commit sila ng dalawang heroes para i-dip lang tong mid lane. And maganda din para magkaroon ng space tong si Broom. Ay, si ano, Kungka. Tsa si Terrorblade. Mm-hmm. And from Oxford, England. Ayun, masugid na manunod ng Wombo. General, pa-sponsor naman sa Ragna. Sponsoran nyo din ako para ma-sponsoran ko kayo. Norem, syempre, sponsoran nyo ako para ma-sponsoran ko rin kayo. Babati naman, salamat yan. Sabi ni Rick Plata, shoutout sa'yo. Uy, naku, 1437, nayari. Yun lang. Naraparoon ni Biglang. Biglang nawala sa mapa eh. Biglang naburay. Nag-crit eh. Post 4 ba tayo ni... wait lang. Sino ba yung gumagamit? 50-50? Hindi ko alam kung 50-50. Post 4 nga. Post 4 na tayo ni. Dama ka. Tigers to Tigers. Naku, nakita! Ang skewer, walang tinamaan. Here comes the curse. Wala, na-slow siya ng person. X-Mark, Torrent, Go Ship Combo. In your dream. Namamicro siya ng ano ng poison sting kaya hindi siya makapagbitaw ng magandang RP. Uy, ano, San Pascual, mga tropa ni Lubi-Lubi. May Lubi-Lubi, may Lubi-Lubi festival sa, man, sa Glan, Sarangani province ba yun? Lubi-Lubi festival. Dito si Ritsu, may top, tuloy-tuloy yung preparation. Hindi siya masyado nag-ano, AFK farm. Talang gusto niya kumuha ng mga marami objective. Ayan, kagawad Mike Morales na Santa Ana. Pasensya po, wala po kaming background ngayon. Kaya sa susunod na yung background mo. Ano yung kinuha na GPM dito? Ah, yeah. GPM pa na yung kinuha ng talent. Wala pa, wala nang next game. Wala nang, uy, naku po, na RP! Toss. Yun lang, pero naku, patay silang dalawa. Deny pa yung Torre. Hindi, nakuha ni CCNC. Buti na nakuha si CCNC. Pero ang ganda ng ano dun, toss ni Tiny sa Magnus. Kasi si Magnus wala pang dagger eh. So kailangan niya ito si Magnus para makapagbitan ng magandang RP. Pinipig. Oh, black hole, heal bomb. Buhay. Nako, nag-rave pa mga kaibigan at pag primal split at the last second right at the nick of time. Nako, si 1437. Mamatay pa ata. Ayun nga, patay. Grabe naman yung pag-micro dito ni Flea sa kanyang Brewmaster. Tiyan mo yung Earth Panda niya nandun sa... X-Mark, Torrent, Go Ship Combo again! Wala na Black Hole yan. And easy kill. Dito kay... Wala na. Last na to. Last na series na to. Last na best of one. Tsaka wala na. Bukas ulit. Yung laban ng TNC sa Makalawa pa. Next day. Blitzo naman. Level 2 pa yung Conjure Image dito. So medyo mabagal pa siya mag-farm. Dazzle, level 2 pa lang. Level 2 yung Shallow Grip and Poison Touch. Master, naka-max yung Thunderclap. CCNC, wala pang Poison Nova. Since nag-ana siya, nag-pang-push siya na build. Mm-hmm. Nag-Leg Ward. Silencer. Di ko alam kung may laro si Sir Mike mamaya. Linggo na eh. May pasok na yun eh. Huwag mo yung shake-shake boy. Isang, huwag mo i-click. Di na nililipat kasi naka-observer tayo eh. Kaya ako sa, di na nililipat. Parang puyat yung magsalita. Eh di, ganyan talaga yung boses niyan. Ganyan talaga yung boses ni Dan. Di, tsaka talagang puyat talaga ako. Ayun, puyat talaga. Kasi nag-cast pa kami nung ano. So, puyat man o hindi. Ay, kahapon kasi. Nag-cast kami kahapon ng Predator League. Alas 3 na natapos. Oo, alas 3 na ng madaling araw. Kaya puyat talaga. Call time namin 2:30. Alas 3 na madaling araw natapos. Dalawang series lang yun, ha?
Pero, dalawang series lang pero sobrat 12 oras. Si CNC may vessel na. So utility type lang dito si CNC, hindi agad siya nag four stop o pipe. Sepper. Diyos ko. Nahaboy. Patay. Oh, torrent tumama. Poison touch. Sepper will fall. Tatagal pa yung pagkakaroon niya dito ng dagat. Kasi tumatay siya. 147 naman, nagtarak lang ng mga aggressive boards para makita niya kung saan nagpa-farm itong lineup ng Pain X. Yung Sir Mike, sa Facebook na po. Sa Facebook na, may upload na sa Facebook. Ito kay Kuya Nick o kay Sir Mike na Facebook. Basta nandun lang yun, nandun lang yun. Sa kay Kuya Nick or Sir Mike na Facebook. Yung Sir Mike Place. Sir Mike Place Divine, nakadalawang episode na yata sila eh. Ako po. In your dream, may pambili na ng dagger. Di siya pwede mamatay dyan, ha? TP out! Hindi na i-commit. Hindi na i-commit. Yung primal split. Hindi sulit, eh. Kasi, kung i-commit niya pa yung primal split, baka hindi niya pa master na agad, eh. Kasi may delay. May delay yung primal split. Dininay ni, ano, ni Ritsu, yung bounty. Yung laki tulong doon, ha? 3K net worth lead para sa Pain X. 4DL naman. Shadow Blade ng pukuhon, hindi siya mag-armlet. Pero after niya mag-Shadow Blade, I think kailangan niyang kumuha ng halberd dito para mapigilan yung pag-ataw ni Troll Warlord. Fight naman nabubuhay ni CCNC after makakuha ng vessel. Pangkite lang. Pangkite lang dito sa lineup ng Tigers. Basta maganda lang yung pwesto dito ni Dazzle na mag-rape niya kasi naman ma-RP o ma-black hole. Gucci sila dyan eh. Pili naman, going for Yules para pang dispel ng Global Silence para may bitaw niya. Yun lang, basag yung top lane dito ni Ajit. Pinoy ba tong Pain X? Hindi po, si Flea lang. Si Flea lang yung Pinoy. Si Flea lang yung Pinoy. At naku, bumabasag dito yung Tigers. Naku, ayun na, may papunta dyan sa may top lane. Ayan o, yung Dazzle, yung Venomancer. No, ba't sila nag condition tumuloy dun? Baka kaya bumak dito yung Tigers sa tamasag pa nila. Hindi na din yung 4DR, sayang. Pero ang laking tulong talaga ng Empower ni Magnus. Pag may carry, kayo namili na hindi ganun kalaki, hindi ganun kaganding start. Kasi isang Empower lang dito ni Magnus eh. Mabubush niya yung economy ng kakambi niya eh. Namili. So, tingnan mo naman. After nung makuha sila ng Tori pangalawa na sa network nung si Troll, naangatan niya na dito si Terror Blade. RPM ba yan? Nag-aalangan ni RP. Pero hindi lang. Pain dito, kumukuha ng Ares. Yun o, bumabasag pa dito si Sephira sa may top lane. Parang alam ata ng Tigers na nag-aaras itong lineup ng Pain Gaming kasi walang nagdidip dito sa meta sila, may RP sila. Walang, may RP dito yung Tigers. Walang nagdidip dito sa top, so alam ng Tigers to na kinukuha yung Ares. Tiny nandito sa may gilid kaso wala siyang mana. Yun lang. Oops. Weave gagamitin dito ni Liposa. CCNC, TP out doon sa may baba. Makukuha naman. Sulit na yun. Kahit na binigay na lang yata. Kasi it's going to be too late para sa Tigers din. Pero Moonmander naman, tinatry niya. Ano yung pwede makuha niya? Yun lang, si CCNC corner dito. RP! In-RP pa? Para ma-secure lang. Para hindi naman siguro makapagbitaw ng poison, ba? Kaya in-RP na ni Inner din. So 9-6, still in favor of Pain X. Shadow Blade for Kunkka. So I think kahit naman nakakuha ng Ares ng Pain Gaming, as long as na napupush lagi yung lanes ng Tigers, hindi nila magagamit na maayos ng Terror Blade tong Aegis nila. Kasi mabilis mag-dip tong lineup na Tigers eh. Compared dito sa lineup ng Phoenix. Tsaka tignan mo, si Moon Meander, hindi siya, parang hindi siya umaalis dito sa may baba. Talagang pinipresyon na lang yung lane dito sa baba.
para ma-force na mag-react tong Phoenix para hindi agad makapag-push tong lineup nila. Pipe naman. Naka-pipe na ba? Ay, hindi, hood pa lang. Hood pa lang yung binili na. Para dito sa Venomander. Para manigit nila yung bawas ng Poison Nova. Pero biglang tumimik yung mapa. Wala masya. Yun lang, yung last na kill kanina, yung kay CCNC. Pero alam mo yung walang... Natawag dito, walang bugbugang nangyari. Hmm. The full scale na team fight na nangyari. Sana naman at marinig nila ako. Nakita yung Dazzle. Dazzle, mamamatay ba? Nakapag-grave sa sarili, mga kaibigan. We've binigay DP out na silang lahat. Pero Dazzle... Boy pa nga. Oops! Yun lang, hindi siya napatay ng idolon. Pero itong barko, tumama kay Moon Meander. Namatay pa si Moon Meander. So alam na ni... Niliposan na yung words dun sa may high ground. And nabuhay pa siya. So sulit na sulit yung pagkabuhay niya. So first 10 kills mapupunta sa Pain X. Pero ang tanong, maka-push ba sila? Di pa nila naggamit ng maayos ng Aegis. Basta nakakuha ng objective. Fully naman, may yules na pang dispel dito sa Global Silence. Pero kailangan niya pang problemahin dito yung RP. Tsaka Black Hole, dapat di siya ma-RP. Eh, uy! Uy! Nice! Yun lang! What the play? Grabe naman yung dodge ni Flea doon. Parang grabe yung fancy footwork. Oo. Sleight of hand, sleight of fist. Grabe, parang bilis tong kamay eh, no? Para di mo alam kung ano nangyari. Kala ko nga na-yules niya si Wonderkid eh. Yung pala na-yules niya sarili niya, so na-commit na yung RP doon, hindi pa siya namatay, na-dodge niya pa. And pwedeng-pwedeng tumuloy itong Phoenix. Since may Aegis naman sila. Pwede na push nung top. Ay, baba pala, sorry. So, dito, match winner, Tigers daw. Let's go. Diba, nung nadash niya yung RP, confident na siyang promote lane kasi alam niya hindi na agad siya mamamatay dito. Eh. Basag yung Torre dito sa baba. So, medyo sobrang close ng game, obviously. Kayang pumalag nung magkabila ang team pero naku, grabe naman yung gagawin dito ni Flea. Hop! Ay, naku, yun lang. Hindi siya nakapag-primal split. Ayan na, primal split na binigay. Lalaban ba sila? Asan yung bato? Ibinato sa silencer, mga kaibigan. Pero naku, grabe, patay agad. Umasag ba yung dead tower? Ay, uy, tinos pamunta sa kakampi. Masyado kayong maasim. Ganda na sana ang gagawin ni 4DR doon. EX niya. Pero nakuha ni CCNC yung Torre. Ayan na yung skewer. Mamamatay si Flea. Pero at least nakuha siya ng third tower. Sabi ko nga kanina, ang ganda ng gagawin sana ni 4DR. EX-mech niya yung Terrorblade. Alam niya kasing matotos papunta sa Torre si Terrorblade. So, in-expect niya ng gagawin yun ni Tiny. In-anticipate niya na in-expect niya yung Terrorblade. Kaya, ay para, pag natos si Terrorblade dun sa base ng Tigers, may X-Mark para mapabalik agad. Yun nga lang, napap na yung Aegis. Arcane nun to si In Your Dreams. Ayun no, Aleria Alicia Perez Sermona. Yun, full name. And sa dad niya, Marlon Sermona. Yan. Ayan, shoutout sa inyo dyan mga kaibigan. Thea Perez, 03. Saan mapapadun yung replay na TNC? By the end of the day, i-upload namin yung mga replays. Uy, no, nakita. Ayan aray na si 4DR. Inubos niya lang yung idolon. Uy, shoutout sa'yo, Lars98. Ayan na naman yung barko. Eto pa yung BKB. Para hindi siya may X-Mark. Nahuli. Yun lang. RP! Hindi pa na ipitaw. Hindi binitaw. Kala ko, tuluyan niya nang iguho yung RP doon mga kaibigan. Pero napag-skewer out siya. X-mark the spot na naman. Here comes the torrent ba? May ibabato ba siyang torrent? Hindi na kailangan. Medyo awkward kasi yung position na nung pagka-dagger niya. Hindi niya ibitaw yung RP. Kaya nahirapan na siyang makapag-back. Buti nga, hindi niya natuloy yung RP. Kasi kung natuloy niya yung RP, baka wala siya nakuha doon. Sayang pa. Sayang. Saktong cancel lang. Paano nag-YOLO? Paano ka nag-YOLO, boy? YOLO bet daw all tabs Tigers. Flea naman. Unting tease, makapag-dagger na.
Ah, yun, hindi ko alam. Paano po tanggalin ng chatbot? Sa mobile ba? I-swipe mo papunta sa right. Ay, oo. Wala yung chat. Hmm. Next kalaban ba ng TNT? Alliance. Alliance. Alliance next na lang kalaban. Ito yung mananalo dito, yung kalaban, BC. Hmm. Enigma, may dagat na. So, both na setter dito, yung Enigma at Magnus Midagan. So, kailangan mag-ingat ng Phoenix dito. Kailangan din masama dito sa Black Hole and RP itong Dazzle para may bitaw niya yung Grave. Sama-sama gaming na. Here comes the smoke coming from the side of Tigers. Dito na ba tayo magkakabagbugbugan? Lahat ng ulti available, mga kaibigan. Ano po? Enlex! Enlex kalaban ng Hinebra. Pero may smoke. Oops. Ayun ang pag si Dazzle. Pag na-break to, mga kaibigan. Naku, walang tinamaan yung Avalanche. And the chase down is there. The toss on to Flea. Flea, lalaban din. May primal split ba tayo makikita? Sinong unang babato ng ulti, mga kaibigan? And the black hole! Pero wait! Walang pumasok sa black hole! Hindi, meron. Meron ba? RP binigay, pero nakapag-BKB silang lahat. Eto na yung Terror Blade with the Metamorph laying down the damage. And yung barko, wala rin tatamaan. Enigma, he has to go. TP out, no need to cancel it kasi enough yung damage nila. 1437, Inex Mark, Tinorrent, Talon! Talawa yung namatay sa side ng Tigers. Yung ano kasi nila, yung RP tsaka Black Hole, parehas isa lang tinamaan, kaya medyo awkward yung ano kung paano sila magbaburst ng hero. Pero buti na lang, ayan, yan na lang pwede na gawin ng ano, ng Tigers, mag-creep skip na lang kasi hindi nila pwede, mahirapan na sila i-dip kasi wala na sila mga SS. Mm. At eto, tuloy-tuloy sila sa pagpupush sa may baba. Hindi na nila palalagpasin daw. Oh, alam naman nilang downtime na dito yung RP tsaka Black Hole tsaka Global Challenge. So, ba't sila matatakot? Ito, matatakot. Pero oh, hindi sino magtutuloy-tuloy. Oh. Surprise akong hindi na tinuloy sa may mid. Yung TNC, sa makalawa pa yata yung laban nila kasi bukas, meron tayong Fnatic BP and EG versus NIP. Tapos, sa lower bracket naman, J-Storm, ito yung kalaban ng J-Storm, Forward Gaming, tapos, ano yung last? J-Storm, Forward Gaming, Gambit, at saka, yung kalaban ng Gambit. Wait lang, tinin ako. Hindi ko alam kung ano yung kalaban ng Gambit eh. J-Storm, Forward Gaming, Gambit, Gambit Esports, Forward Gaming, tapos, Aster J-Storm. Aster J-Storm. Yun, Aster J-Storm pala. So, nabaliktad. Pero nga, bukas, dalawang upper bracket na best of 3, dalawang lower bracket na best of 1. Yung TNC, next day pa. No? Sa makalawa pa yung TNC. TNC to sa 13 pa. Hmm. Yung Alliance TNC. Yan nga, next day pa. Ayan o, 11-11 pa rin yan, mga kaibigan, sa magustong humabol nung 11-11 sale. Ayan, boys, meron pa. X-Mark Torrent. Tama. Weave, ibibigay. Yusefter, nandito yung Magnus, ha. IRP! Pero nako! What? Walang nakuha yung RP. Tiny mamamatay. What the hell TP happened? TP out na lang dito. Si In Your Dream. Nako, downtime naman yung RP dito. Baka mabasagan naman sila ng Tori dito. Alam nung ano yan, ng Pain Gaming. Pwede sila sumugal. Pero kailangan pa rin nila mag-ingat sa Black Hole yung Enigma. Kailangan pa rin nila mag-ano. Pag bumabasag sila, spread out. Huwag sila mag-compress. Yan, maganda rin yung laban na yun. Fnatic versus BP. Fnatic BP. Yes. So 4K net worth lead for Phoenix. And sabi ko nga kanina, tama to na gagawin ni Kunkka. Pagkakuha ng Shadowblade, halberd na muna. Huwag na muna siya mag-BKB. Kailangan niya lang i-disarm dito yung troll. Lang. Laking bawas din sa buhay niya 1437. Nadaplesan lang ng tubing. Moon Meander naman, tiyatry niyang, ano, makuha ng 50 ano kayang kuha niyang ano dito. Mukhang GPM kukuha niya dito. Ayun yung lumapit na sa experience kasi ba mamatay siya eh. Yules. Oops. Tiny, TP out.
Hindi na rin nila ito cancel. Oy, next mark. Smart siya. Na Torrens. Ay nako, masakit kuya, wag po. Namatay sa poison touch. Pero mahirap pa rin yung high ground dito kasi boy yung Magus tsaka Enigma eh. Kailangan pa rin nila mag-ingat. Siguro maghihintay na lang si sila ng Ares bago sila sumugal. Roshan, online na. Pwede nila itong kunin. Si Moon Mander, di pa rin level 15. Ah, tama itong bubuhay ni Bro Master after niya mag-yule sa dagger. Eh yung disc agad, combo breaker. Para mapag... Para sure na mapag... Split, oo. Oh. Para sure na mapagbitaw siya ng Mystica. Oy, Black Hole, binigay nila dito mga kaibigan. Pero nako po, mamamatay muna si Flea. Hindi na ba ito yung kanyang primal split and now they will try to fight RP. Oy, illusion, yung nauwi. Ano na naman nangyari? Nasa mali yata siya doon. Mamamatay din dito si Moon Meander. BKB na pop na agad ni Ajit. Naku, madadali pa ata sila dito. Yung RP, nagmintis na naman. Nagmintis, illusion yung dinala. Kanina yung Storm Spirit yung na RP yun. Ngayon naman, illusion lang. Illusion? Pero mamaya, tinetesting lang eh. Tinetesting niya lang yung RP niya. Practice lang daw kayo talaga. Mamaya, ano yun, papasok na yan. May makakuha na siyang hero. Yun na. Oops, skewer. Wala. Pati ba naman skewer? Wala. Torrent, ibibigay nila dito. Toss naman, papunta doon sa... Toss to safety muna. Itoss na kita, baka mamatay ka pa. Pati skewer, nagmimintis. Diyos ko. Yun lang. Medyo minamalas dito si Inyo doon. Patay pa dito, mga kaibigan. Pero magbabak dito. Magdidesign na magbak na itong Pain Gaming. Oops. Tiny, ayan na yung kwan. Poison Nova, binigay, tinamaan, marami. Patay si 147. Pew! Patay. He is dead. So, level 15 nandito si Enigma. Ano kaya kinuha niyang talent rin? GPM. Ayan na, meron ng Roshan. Pwede na nilang kunin to. Marie Claire, mahal ka daw ni Tyrone. Ayan, shoutout sa'yo dyan. Mididi. Dito sa may top. Laking to, ayan, Venus anak na Venus. Anak ka ni Gaben. Venus na Venus nung Terrible League. Ano ba naman guys? Siyempre kahit mga pro player, nagkakamali din. So, eto. Pag natalo yung Tigers dito, ang iuuwi nila na DPC, yung 120 na nakuha nila sa Dream League. Mm. 120. Laking tulong na rin na, no? Oo, laking tulong na rin yun. Kasi whichever is higher, eh. Whichever is higher yung makukuha si nila. Si Flea, ang ganda na pwesto dito ni Flea pang intercept ng smoke. Ayun na, primal split. Ginamit niya na rin dito, mga kaibigan. Ako po yung troll, binatuan ng bato. Nakuha na rin yung Aegis of the Immortal. Tinakbo niya na yung Stormling. Hmm. Kasi wala na siya ng Earth tsaka wala ng Fire. Wala na yung Earth at yung Ember. Oo. Ngayon yung Stormling na lang yung tinakbo niya. Tuloy yung ginawa ko dati. Akala ko mamamatay na yung Earthling. Pinabayaan nila. Tinakbo ko na yung Storm eh. Yung pala pinabayaan nila, doon ako bumalik. Na-outplayed ka. Na-outplayed ako. Na-psycho nila ako, gagi. Di nila ginalaw. Di pa gasa pa. Kaya pa makarecover dito ng Tigers. Oo. Basta tumama yung mga SS nila. Oo. Makaka-comeback yan. Tsaka dapat sa teamfight, dapat isa lang magkamali. Kunyari, magkamali ng RP si Magnus. Basta pasok yung global tsaka Black Hole. O kaya kung magkamali si Moon Meander, dapat hindi magkamali si In Your Dreams sa kanyang RP. Tama. Dapat. Or baka ni mo, yung saying na you don't have to be great all the time. We need you to be great this one last time. Tama. Yun baka yun, dun siya magiging great. Siya yung, ano tawag dito, siya yung... dadala no ng laban. Moon Meander naman after kumuha ng pipe crimson guard naman ng villain. So puro pampaon lang bubuhay dito ni Enigma. Tama rin naman yung crimson guard para ma-negate nila yung damage dito ng Airblade. Cha kasi nauubusan sila ng armor pag ginagamit ni Dazzle yung weave offensively. Kaya kailangan nila talaga yung crimson guard.
Yung Painex at Pain sa DPC, okay lang yon. Ang hindi pwede, yung pareho silang sa TI. Yung pareho silang pumasok sa TI. Pero sa, in terms of DPC, okay lang. So, ang siguro, ang tingin ko, pag nakapasok yung dalawa, isang team. Drop, ibibenta nila isang ibibenta. Team. Ibibenta nila yan. Diba? Parang, kasi LGD, LFY, inirelease na talaga nila. Kasi most likely, papasok naman talaga sila. Mm. Papasok naman talaga yung sa TI. Like, pare, tulad ng Vici, di ba? Pero eto, Metamorph, gagamitin agad na rin. So, babasagin nila yung barak sa may top lane. Aantay natin. Here comes the toss. Pero, Diyos ko, nakapag-pike. Hanapin natin yung RP. Yung RP, last one for the big one. RP, let's go. Grave dito kay Ritsu. Skewer, ibibigay. Diyos ko, mapapapa nila yung Aegis of the Immortal. Nakapag-sunder, mga kaibigan! Lumaban, and now the black hole gagamitin. Aegis of the Immortal will be pop. Yul Scepter on to Flea. Yul Flea, lalaban ba? Wala siyang primal split dito, pero andito na yung barko. BKB by CCNC. RP binigay. Walang follow-up. Mamamatay si Moon Meander. He forces the buyback. Ajit will fall as well. Bumayback na rin dito yung Troll Warlord. Nakuha 437. Saan ka pupulutin? And the dominating streak para dito kay CCNC. Si Ajit, dieback yan pag namatay pa siya. Tiny, Nayul, Sepper, toss na naman, pero Moon Meander, mamamatay. Dieback dito yung Eligma. No, no, Ajit na dieback. And I think this is it. It might be over. In Your Dream is down. Good game, well played. Tigers will drop their game one sa best of one. No need to pause, ganun yan. Oh, no need to pause. No need to pause, guys. Sabi ni 1437, wala na. Wala siya, no need to pause. Pero yun nga mga kaibigan, PainX will take the win and they will face Vici Gaming sa next day, sa Makalawa. Pero yun nga, yung problema dun, yung Black Hole nila tsaka RP parang nagiging single target lang. Oo. Yung RP, ang na-RP lang si Kungka, tapos yung na-Black Hole lang si Enigma. Hindi nila na-RP o na-Black Hole yung backline eh. Kaya nakapagbitaw ng magandang grip si Dazzle. So yun nga mga kaibigan, we have to say goodbye to Tigers. Pero, despite all of that, 120 qualifying points. Okay na yun. Okay na yun. Supposed to be 75. Pero, tsaka meron naman sila ma-acquire na points din dito, diba? Kahit naglag na sila. Oh, yung Tigers. Meron na sila. May nakuha na sila sa Dream League pa lang eh. Hindi, kahit dito sa Kaya Media. Hindi. Whichever is higher lang. Hindi yun i-add. Okay. So whichever is higher yung makukuha nila. Iya, nanalo, PainX. Ayan. Pero yun nga mga kaibigan, nanalo yung secret sa Vici.